Good day, Kabilginers. Topic natin ngayon, ibubulgar natin ang sekreto sa negosyo para walang lugi. Para hindi ka malugi. Tara, umpisa na natin. Sa pagdinegosyo, kailangan mo ng instant money. At instant money, ito yung ano, ito yung magpuprovide sa'yo sa mga pangangailangan mo. Katulad ng mga, kasi kung magdinegosyo ka, kailangan ano eh, full-time ka, full-time yung oras mo doon. Full-time yung ginagawa mo doon. Kasi doon mayalaman na doon mo makikita kung tama ba yung ginagawa mo. Kasi nandun ka sa negosyo. Kailangan full-time ka. Kaya kung full-time ka, kailangan i-bulldog natin ano yung instant money para sa negosyo mo. Na para hindi ka malugi. Ang unang instant money na kailangan mo, eh, pag na-provide mo to, sigurado ako yung negosyo mo, hindi malulugi. Paano hindi malulugi? Nakatuto ka pa rin doon. Hindi kasi kailangan magalaw yung puhunan mo sa negosyo. Kung 100,000 yan, kalahating milyon, o kahit na 10,000 yan sa negosyo, hindi kailangan magalaw yan. Kasi kailangan mo ng, ano, ng instant money. Ito yung mga instant money. Example, ito yung magpuprovide sa'yo ng, ano, ng pang-araw-araw mong gastos sa mga necessity mo sa araw-araw. Pambayad ng kuryente, tubig. Ito yung katulad ng mga paupahan. Yan. Kailangan may paupahan ka para siguradong mapuprovide yung pangangailangan mo araw-araw. Yung pangalawa, meron kang negosyo na kumikita. Kahit maliit na negosyo lang, pero kumikita. Kasi may dalawa kasing negosyo eh. Yung isang negosyo, ito yung negosyo na isang bigayan lang, isang bentahan lang, nandun kagad yung instant pera. Nandun yung cash. Nasa iyo yung cash kagad. Pag bigay mo sa kliyente mo ng product mo, may cash ka na kagad. Yun yung napaka-importante para may gastusin ka na araw-araw. Kasi yung pangalawang negosyo, matagal yung proseso nun. Buwan yun. Buwan yung, bago makuha yung pera na yun, buwan. Ganun ka, hindi yung kailangan mo instant money para makuha mo yun. Para magpatuloy yung negosyo mo, hindi ka malugi. At syempre, yung mga gastusin araw-araw. Paano sa aming gastusin araw-araw? Syempre, kung magninegosyo ka, mag-umpisa ka lang sa bahay. Kasi napaka-importante na magninegosyo ka. Wala kang nilalabas na pera na sobrang bis na papasok na sa puhunan mo, sa negosyo mo, para mas lumaki. Kung nag-umpisa ka ng mga 10,000, 15,000 o 5,000, pag kumita yun, inadagdag mo doon yung sa negosyo. Kaya kailangan, meron kang instant money na magpuprovide sa pangangailangan mo araw-araw. Kaya yung topic natin ngayon, napaka-importante yan eh. Instant money. Kasi yung kinalulugi ng isang negosyo, yun, isang gusto magnegosyo, yung pera niya, nasasama niya yung kita niya sa negosyo niya at saka yung puhunan at napupunta sa pangangailangan pang pagkain na araw-araw at kung ano-ano pang gastusin. So, diyan nalulugi. Kaya kailangan, kung magninegosyo ka, para hindi ka malugi, umpisa mo munang gawin yung sinasabi ko na instant money na meron kang paupahan o kaya meron kang maliit na negosyo na bigay ka agad yung pera at sino ka agad yung cash. Isa pang hindi ka mag-ungupahan. At pinakamatinding instant money na sasabi ko, kung mayroon kang trabaho. Kasi kung may trabaho ka, yun yung gawin mong instant money. Kasi lahat ng kailangan mo, mabibili mo. Lahat ng buhunan na kailangan mo idagdag, mabibili mo. Kasi makakapag-ipon ka dun eh. Mas malaki yung kikitain mo pag nandun. Ang kagandahan lang dun sa instant money ang pangit na sa instant money hindi mo masyado matututukan, hindi mo masyado mapag-aaralan na mabuti. Pero lang kung meron kang kasama na tumatrabaho ng negosyo mo. Siyempre, sa una, sa pagdinegosyo, kailangan ikaw muna. Kasi kung ibang tao yung gagawa nun, hindi pulido yung gawa. Kasi ikaw yung nakakaisip nun eh. Kaya ikaw din yung dapat na magmando dun. Kasi tanda mo, pag negosyante ka, ikaw ang leader. Ikaw ang pinakamagaling doon. Ikaw lahat. Kasi
yung mga susunod na kasama mo, sigurado ko wala pa siyang idea about doon. Kaya kailangan muna siyang maging mahinog doon para magawa niya yung ano, yung pinapagawa mo. Yan lang po yung vlog natin sa ngayon. Yung instant money, napaka-importante niyan para hindi malugi yung negosyo mo. Kaya yung sekreto sa pag-negosyo, kailangan ka ng ano, kailangan meron kang mapasok na pera sa'yo. Kahit basta't wala kang pasok, basta't may mapasok yung pera na panggastos mo araw-araw sa mga pagkain. Yan po, maraming salamat po. Mga pala, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha. Pindutin mo yung notification bell para updated ka pag may mga gusto kang malaman about sa mga negosyo. Negosyo tips to kasi. Totoo itong na-experience ko sa pagnenegosyo. Saka, share mo na yung vlog natin sa mga gustong makaalam sa mga nagnenegosyo, magusto magnegosyo, o mag-start ng negosyo, at kung sino may naghahanap na magnegosyo, i-share mo naman itong vlog natin. Siyempre, mag-like na rin sa vlog natin na ito para kahit pa na YouTube yung ating vlog nito. Kung may natutunan ka nga pala, paki-like na, paki-ano mo na, mag-comment ka ng ano, comment ka ng instant money sa ano natin, sa vlog natin. Yan lang po, maraming salamat po. Nga pala, kung Pilipino ka, matalino ka, huwag kang magpaalila sa sarili natin, bansa. Bansa natin ito eh. Kailangan mayaman ka. Kailangan milyonaryo ka. Kaya milyonaryo tips ito eh. Di ba? Para maging milyonaryo ka. Kasi gusto ko sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Para wala nang maaalipin sa atin. Para sagana tayo. Makakuha natin lahat ng mga gusto natin. Siyempre, hindi lahat ng panahon ay ganun. Siyempre, kailangan may mahinog ka muna sa sarili mo. Makita mo muna yung mga paghihirap. Katulad, nagtatrabaho ko ng mga ilang taon. Pero kung naghahanap ka na ngayon, bata ka pala, napakaswerte mo kasi magagayag kita. Magagayag kita. Magiging mentor mo ako. At may tuturo ko sa iyo yung ano, yung kung paano talaga tumatakbo yung negosyo. At yun yung discarte ko para magawa ko yung ano, yung negosyo. Na yung napansin ko. Kaya kung meron ka nun, ready ka na. Pero kung nakachamba ka naman ng isang product na sobrang mabenta, sigurado ako magbo-boom yan. Kung makakachamba ka. Sa akin kasi hindi. Hindi ako ganun eh. Baga sa ano, hindi ko siya nachambahan. So, yun lang po yung vlog natin ngayon. Kung Pilipino ka, matalino ka. Huwag kang magpalila sa sarili at bansa. Kailangan milyonaryo ka. Dapat ka maging milyonaryo. Habulin mo maging milyonaryo. Yun lang po. Maraming salamat.